Hello guys, share ko lang, may bagong bukas na tindahan dito malapit sa amin. Ang tawag sa kanya ay Donkihote. Ito ay sikat na isang bilihan ng mga kung ano-ano at pampasalubong na mura lang siya. At meron din siyang international store na kung saan ay meron Philippine store. Yay! At dahil first day niya, so naisipan namin magpunta na mag-anak para makahanap kami ng mga murang items at murang bilihin. Dahil pag ganitong mga opening day ay napakadami nilang mga discount at makikita mong talagang sobrang murang-mura. At dito sa Donkihote guys, kaya naman sikat talaga to para sa mga foreigner. Lahat ng klase ng bagay na nandito ay talagang kakaiba. Meron ka makikita dito pang cosplay din, may mga pabango. Ayan, ito yung isa sa mga sikat na pilihan ng mga damit dito na pang costume mo kung ikaw ay mahilig mag-vloggers or kailangan mo para sa Halloween party or any event na kailangan mo ng costume. At talaga naman napakaganda niya at napakasi-sexy. Syempre, pwede nyo rin gamitin sa inyong chamberlain. At dito naman, kung makikita nyo kami ni Akari ay naka-holding hands pa talaga. Alam mo, hindi ako makawala dahil sa dami ng tinuturo niya na nakita niya lang sa mga idol niya sa YouTube. So, bili dito, bili doon. So, meron din dito mga frozen food, guys. Talaga naman napakamura ngayon araw na to kasi talaga naman napakadaming discounts. At kung makikita nyo itong ramen na to, napakamahal na ito. Pero dito ay barya lang siya talaga as in ang mura niya. At makikita nyo to, first time ko nakakita ng ganito kalaking salami. Ayan, napakalaki niya. At napakasarap nito. Para siyang, ang lasa niya ay parang beef jerky na ginawang hotdog size yung kanyang taba. At nakakagulat lang kasi first time ko nakakita ng ganito kalaki. At kung makikita nyo dito, ayan, may mga iba't ibang klase ng candies. At ang mga section nila dito ay minsan nakakatuwa kung bakit katulad nito mga snack section nila ay malakihan ang mga produce nila ng pagkain. So yung normal na size niyang poke na yan ay maliit lang talaga. At yung hawak ni Akari na yan, actually, siguro mga 20 times or 30 times yung liit niyan, yung original niyan. Pero napakalaki niya, kaya nakakatuwa. So, sobrang dami mo nakikita guys, parang lahat gusto mong bilhin. Kaya lang syempre dahil tinitingnan natin yung budget natin, kung magkano lang yung dala natin, ayun lang yung pwede natin gamitin. At yung bata hindi maganda mayaw sa mga gusto niyang bilhin. Pero syempre, pili lang yung ating kukunin dahil yung ating bahay ay puno pa ng stock ng mga pagkain. Dahil halos ilang beses yata ako nakapamili this week. At eto namang store na to, eto guys yung mga tindahan na pambata lang na napakamura din. At makikita nyo dito, itong mga tinitinda dito, kung ano yung tinitinda noong unang panahon ng mga pagkain ng mga bata ay as is na tinitinda pa rin hanggang ngayon, kaya naman tuwan-tuwa yung bata kapag nakakita siya ng mga ganitong tindahan. At syempre hindi lang yung bata ang natuwa, pati yung nanay, dahil hindi ko na kailangan dumayo pa sa malayo at meron na tayong mabibilhan na Philippine store dito. So may nakikita kayong suka, toyo, kaya naman nakakatuwa. At meron na rin tayong mga dilata dito, yung munggo at log na pula na paborito ng mga bata. So ayun, kaya naman napabili rin ako ng boy bawang kasi yan yung hinahanap ko palagi na chichiria dito sa Pilipinas. At dahil nagjingle bell ako, syempre kailangan din natin i-check yung kanilang CR kung gaano kaganda at kasosyal. Kung makikita nyo, ang ganda ng kanilang CR at hindi mawawala ang kanilang complete amenities. Syempre meron dyan tissue at alcohol na bago kang mag CR pwede mo punasan yung iyong uupuan ng alcohol para safe sa corona. At hindi mo na rin kailangan i-flush dahil automatic pagkatapos mo mag-CR ay automatic flush na siya. Kaya naman hindi mo na kailangan maghawak-hawak pa ng mga button-button. At pagkatapos namin makapamili dito dahil alas 7 na ng gabi, pumunta kami sa katabing supermarket kung saan laging may sale pag alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At dito ay bumili ko ng bawang dahil namimiss ko na yung baked garlic na ginagawa ko na sinasawsa ko lang sa miso. At kung makikita nyo itong presyo nito, ito yung ginagawa kong burong bawang. Ang sarap niyan guys. Kaya lang napakamahal. At binila ko na rin si Papa ng fried noodle dahil may natira kaming chop suey na itatoppings ko na lang sa kanya pag nagutom si Papa. At dahil alas 7 na ng gabi, 30% off na yung kanyang mga sushi, kaya na mabumili na kami ng 2 pack para hindi na ako magluluto at kakain na lang kami pagka uwi ng bahay. So ito na guys, pinamili reveal. Yung isang plastic ay binuksan na kagabi dahil mga chichiria ni Akari. So kinain niya na yung iba at yung sashimi ay hinapunan namin. So ito yung ating pinamili dun sa bagong open na Donkihote dito malapit sa amin. So si Papa nagpanik, ayan, nakita niya kasi pag ganitong opening mura lahat. Kaya ito ay binibili ko usually ng kulang sa 2 piso pero nabibili lang kahapon ng 80 yen yata or 90 yen. So, bumili ko nito, chopping board. So isa sa gagawin kong pang souvenir shop, nalalagyan ko ng resin. Ang ganda niya kasing klase, ang bigat niya. Hindi siya pwedeng padala sa Pilipinas kasi sobrang bigat niya, siguro mga kulang 2 kilo. At napaka social ng kanyang pagkakagawa. So makapal, ayan. At bamboo siya. Chichiria. O, ayan, potato chips at potato chips pa rin yata siya. And then, ang mura ng kanilang karne kahapon. So makikita nyo, 572 yen lang siya or 618 pagkasama na yung tax. At masarap siyang gawing
fry tonkatsu. Ayan o, tingnan mo, ang dami o. Addict ng asawa ko. Pag nakakita ng ano, inumin niya. Ang dami-dami na panito. Ba't mabili siya nito? Talaga itong asaw. Kangkong pa yung ganito niya. Mahilig kasi siya sa mga cider. Ayan. Ano to? Ito daw ay, galing na ito. So, ang galing na ito, guys, nabili niya. Kapag nagkakape kasi dito, tapos mainit yung taglamig yung panahon, ang dali lumamig nung kape. So, ipapatong mo lang yung kape dito. Pag ang lalagyan niya ay stainless. So, ayun. Nagiinit pa rin yung kape mo at hindi lalamig. At isasaksak mo lang siya sa computer mo. USB lang siya. Ang galing! Ano yan, bagay yan sa mga nag-o-opisina kasi para hindi ka malamigan ng kape. Katulad ko, nakakasampung init ako bago kumaubos yung kape. At ito naman ay para sa ipis. Tablet yata ito eh. Ito ay tablet na iiwan mo lang sa mga sulok-sulok para kainin ng mga ipis at sila ay matigok. So, ganyan ang itura niya, guys. Ayan. Panlinis ng washing machine. So, amura niya lang din. 2 piso lang din siya. 2 na ang laman niya. At gatas. Another gatas. Akala ko kay papa mo eh. Tapos, ayan, nakabili si papa ng sapatos na Nike. Ayan. So, dati siyang 8,490 or pumapatak na 4,000 sa peso at 1,500 na lang siya or 1,400 pala, 1,300. Mga ganun. Kasi yung yen kasi, hindi na saktong 50. So, ayan, Nike yung kanyang brand nyo. So, Poke. Paborito kong Poke. At dahil may link sa akin sa spam, so, ayan, dahil lang mahal ng spam at ang mura nito, 2 piso lang siya at made in Germany. So, medyo mas tiwala ako sa German, sa Denmark ba ito? Nalabo na yung mata ko. Mas may tiwala ako sa Denmark kaysa sa ano. Paminta na may asin na siya, ayan. Pag nagluluto ka, babad, ay bubudbud mo nila. At yes, may Philippine food, kaya bumili ko ng boy bawang. Boy bawang lang naman na binili ko kasi may mga stock pa ako. Pumunta ako sa kapatid ko, maraming Philippine store doon. So, doon ako namili ng mga gatas na malabnaw, kanton, mga ganun. So, ito yung boy bawang. Yun lang ang binili ko, 3 flavor. Piso lang ang isa niya, kaya napakamura. Mas mura siya doon sa mga Philippine store, no? At another Poke. Another choco. Actually, ano, akin to yun. Mahal kasi ito sa, ano, sa cookies with choco. At, wishy din. Ayan. And then, mais na lasa lata. Kasi kapag ka gumagawa ako ng pepper lunch, ito yung ginagamit ko. O yung parang yakiniko plate. So, hinahaluan ko ng corn. Meron tayong langis, abura, ano pa tawag dito? Oil. Wala kasi kaming oil. Ayan, puro cup noodles. Hindi ko alam kung magkano to. Kasi papa kasi namili. Pero mura kahapon to. Opening kasi pala sila. Oo. Siyempre, ang ating favorite cheese at yung ating ampaman ni Akari na ramen. Panlinis ng bathtub. And then, ano pa ba meron dito? Kahapon humabol pa ako sa katabing supermarket din dahil yung sushi nagsisil doon kapag kapagabi na. So, 6:30, 7 yata. Pumunta kami. So, nakabili kami ng sushi na pinanghapunan namin kahapon. At nakain na namin kaya hindi ko na ma-unboxing. Ma-re-reveal. At ito yung wakame. Kombo pala to. Kombo. Seaweed din to, guys. So, hambon na lang siya. Nakita nyo. Hangaku or 50% off na lang siya. So, kung 100 yen siya, ang presyo niya na lang ay 50 yen. So, 20 pesos na lang siya. Masarap kasi siyang gawing salada or ginisa or sa soup. Pwede rin siyang as is na ito. Lalagyan nyo lang ng sibuyas and then calamansi, lemon, konting honey. At toyo, ang sarap niya yung salad. So, dahil may natira akong chop suey, ayan. Gagawan ko si Papa ng parang fry udong. So, itatapings lang natin yung ating tawag dito, chop suey. Diyan, okay? At tinapay. Napakasarap na tinapay na to, guys. Favorite ko talaga to. So, 2 pack ay goha ko yun. So, pag nagbo-burger, the best na tinapay to. Yan. At bumili na ako ng tuna kasi nga, favorito namin nila Akari at ni Aska.
at bawang dahil namimiss ko yung baked garlic. So, ibe-bake mo lang siya ng as is. Tapos, isasawsaw mo lang siya sa samiso. Ayun, ang sarap-sarap niya. At hindi siya lasang bawang, guys. Para kang kumain ng parang kamote siya, pero may aroma pa rin siya kahit papano. Pero napakasarap niya. Hindi ko ma-explain yung lasa niya. So, favorite ko yan. At maganda rin nakakapagka high blood kayo or low blood. Maganda siyang ano daw, tag dito, mag-circulate ng dugo. At mayaman siya sa protina. Vitamin C pala, mayaman din daw siya sa vitamin. So ayan na yung mga napimili natin. At zero balance talaga ako, promise. Dahil tong asawa ko, adik, kada ano, mili. So, ayun lang. That's it, guys.